Freshwear foundation at yung kanilang Infallible Pro Matte Press Powder. So, sa ngayon, wala akong nilagay sa face ko and mag-spray lang ako nitong Nature Republic na facial mist, a gel mist. Okay. Pag umaga, ito lang yung kadalasan kong ginagawa. So, ito yung itsura ng kanilang foundation. It comes with this bottle, and this bottle consists of 30 ml of the product. At yung sinasabi dito is meron siyang 25 sun protection. May SPF siyang 25. And long wearing din daw siya. Pwede siyang isuot up to 24 hours. At ito din pala is formulated with a new oxygen technology wherein yung face daw natin is makakahinga kahit na foundation yung ating suot sa skin. At nakalagay dito sa kanya, it is a 24-hour fresh wear foundation that covers imperfections, no transfer, no shines, no dry out, and no mask. Okay. At yung shade na kinuha ko dito is yung 20, which is the ivory. And once you open this product, it will last up to 12 months. At sa consistency naman ng product, medyo watery siya. Ayan, as you can see, runny yung product. And now, let's start putting the foundation on my face. So, dito muna ako maglalagay sa this side and para makompare natin kung ano nga ba yung kanyang pinagkaiba. So, I will be using dump sponge to apply the foundation on my face. Then, i-blend lang natin siya. Okay, tips ko lang pala guys, mas magandang gumamit ng dump sponge kumpara sa brush kasi hindi niya namumove yung products na things. Medyo maputi siya sa skin ko. Pero okay lang yun kasi later on, pag medyo natatagalan na yung foundation, is mag-oxidize naman siya sa face ko. Kasi medyo acidic na ako. So dito, medyo nakikita pa yung mga acne marks ko. So nadagdagan pa natin. Nagmamattify agad siya, pero as you can see, may pagka dewy finish siya. So, paglalagay ng foundation guys, napaka-importante talaga na i-blend natin siya ng maayos sa face. So, ayan yung difference. Ito yung may foundation at ito naman yung wala. So, inalagay ko, lalagyan ko na yung
ditong side ng face ko. So yung one pump is enough lang for my whole face. Pero kung gusto niyo yung high coverage, pwede niyo naman siyang dagdagan pa ng dagdagan. Titingnan sa camera is parang maputi siya at saka makapal, pero pag dito sa salamin is parang wala lang ako masyadong nilagay at ano niya, ang napakagaan niya sa feeling, lightweight lang siya. Ayan. Blend lang natin ulit. So, ayan. Tapos ko na siyang inagay. Okay. So, kahit konting products lang guys, basta i-blend mo na siya sa base niya is makakover niya na lahat. Oh, by the way pala, meron silang available na shade. It's 8. 8 available shades yung meron yung L'Oreal nito. So, maglalagay lang ako ng concealer under my eye and matakpan ng mga dark areas. You can use your hands or pwede din yung dumb sponge. Okay, try natin yung dumb sponge. Okay, and then lalagyan na natin siya ng powder para set yung foundation sa face natin. At itong gagamitin natin is yung kanyang Infallible na Pro Matte na Press Powder. Okay. Nakalagay dito, it is a 16R matte finish press powder. And nakalagay din dito na yung ganito kalaki is kakasis ng 9 grams of the product, and it is good for an oily skin. At ito pala is meron siyang available 6 shades dun sa kanilang website. So ganito yung itsura niya, and yung shade na kinuha ko pala is yung 100, which is the porcelain. Ito yung mga itsura sa loob. Then, it comes with a puff. Yung puff niya naman na is nandito naman sa baba. So, in applying this press powder, ay gagamitin ko lang ulit itong dumb sponge. Mas ginaglalagay ako ng powder dun sa mga area na nag-oil up ako, which is my T-zone. Ayan, so i-set lang natin yung ating foundation. So ayan na, nalagay ko na yung foundation. So babalik ako mamaya, tatapusin ko lang yung aking face. So okay guys, I'm back and I'm done with my look.
So, naglagay lang ako ng kilay and I'm using this Passion Brow Palette from Maybelline. And on my cheek, I'm using this color red na lip and cheek tint. Yung shade niya is yung Live. Then, naglagay ako ng konting eyeshadow. And for my lips, I'm using this Peripera na Ink Velvet under Pink Moment Collection at yung shade na number 21. Ayan. So, ayan siya. So, napansin ko nung ina-apply ko yung blush, this color red. Ayan. Hindi man lang nag-move yung foundation sa face ko. Kasi nga kanina nung habang nalagay ko pa lang siya is nagsaset na siya agad. So, hindi siya nag-move. So, ayan. Ayan yung itsura ng foundation at saka ng pressed powder sa face ko. So, later on, mag-a-update ako kung ano na nga ba yung mangyayari sa face ko after na hour or depende kung ano oras ako mag-a-update. The time is 12 in the afternoon. So, naglagay kanina ako ng foundation mga around 7:30 to 8. And it almost 4 hours na yung nakalimbas nung nilagay ko yung foundation at saka yung pressed powder. At ito na yung itsura ng aking face. So, as you can see, kung makikita nyo, medyo oily na ako sa part na to. Ayan, at saka dito. Pero so far, so good naman. Kahit na oily siya, hindi siya ganun ka-greasy tingnan. And parang natural lang siya sa face pa rin. So, ayan siya. So, magbablot lang ako. Saglit. Itingnan natin kung ano ba karaming oil yung nasa face ko. So, in blood thin, I'm using this tissue lang. Tissue na yung ginagamit ko pag blood. So, try natin siya in blood. Okay. At ganyan yung product yung nakuha. So, hindi siya ganun ka-oily. At hindi nagta-transfer yung foundation dito sa tissue. Ayan. Walang transfer, pero yung blush ko lang ata yung nag-transfer. Okay, hi guys, and I'm back. And for the last update dun sa foundation and pressed powder sa face ko, the time now is past 7 PM na. So, winner test ko siya ng more than 9 hours. Okay, 9 hours. So, kanina nag-update ako ng mga 12 noon and yung nag-blot lang ako at hindi ako nag-touch for the whole day. So, for this time, ito na yung itsura ng foundation. Ayan. So, nag-oil up ulit ako, pero konti na lang siya. Ayan. So, for my thoughts and opinions about the L'Oreal 24-Hour Fresh Wear Foundation and yung Press Powder, pagdating sa oil control, maganda siya. Kasi usually, pag wala akong nilalagay sa face ko, 1 hour, 2 hours, ay nag-oil up na ako. Ayan. So, sa oil control, okay siya. Tapos, yung kagandahan sa foundation is habang tumatagal siya sa skin mo, mas lalong gumaganda yung kanyang lapat at maganda tingnan. Yung katulad yan, yung parang glowy siya, pero hindi siya oily. And for the third one, dun sa pressed powder, maganda nga talaga yung oil control ng pressed powder sa face. Ayun. So, for the overall, gustuhan ko yung foundation at saka yung pressed
powder. So thank you for watching, and I hope you like this video. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please click the subscribe button below and hit the notification bell so that you will notify every time I upload a new video. So see you on my next uploads. Bye!